Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Maaari pang iapela, ito ang inihayag ng COMELEC ukol sa mga isinampang disqualification cases sa nakaraang BSKE. Aniya, maaari pa rin tutulan ng mga diskwalipikadong kandidato ang desisyong ito na inilabas lamang sa division level. Sa tala, nasa 87 na ang nadiskwalipika ng ehensya mula sa ganap na botohan nitong Oktubre. Inaasahang mareresolbahan ang mga nakabimbing mga kaso hanggang sa unang bahagi ng taong 2024. Alinsunod sa muling pagsasagawa ng transport strike ng grupong Piston ngayong araw at bukas, naghandog ng libreng sakayang MMDA at ang ilang mga katuwang na LGUs at ahensya para sa mga lugar na naapektuhan ng tigil pasada. Atin niyang alamin sa ulat ni Princess Castro. Naghandog ng libreng sakay ang Metro Manila Development Authority o MMDA kasama ang ilang local government units at ilang mga ahensya ng gobyerno para sa mga commuters na maapektuhan ng tigil pasada ng grupong Piston na mag-uumpisa ngayong araw na tatagal hanggang bukas, 15 ng Disyembre. Nasa higit 600 mga rescue vehicle ang inihanda ng mga ahensya at LGUs para rumisponde sa mga maaapektuhan ng tigil pasada. Bagamat minimal impact lamang ang dulot nito, ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sinisigurado pa rin nila na magiging maayos ang kapakanan ng mga commuters sa ganitong mga pagkakataon. Ilan sa mga lugar na pinaghandaan ng ahensya ay ang inasang tamaan muli ng matindi ay ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela o Camanava at Parañaque. Kaugnay nito ay nagsagawa rin ng isang papupulong ang Traffic Discipline Office at Interagency Task Force sa MMDA Communications and Command Center alinsunod sa pagresponde sa araw ng strike. I think dumating na tayo doon sa point na hindi na kayang i-hostage ng mga transport group ang pamahalaan at ang publiko dahil nga natutugunan naman natin yung pangangailangan na or na-address natin yung epekto ng strike. Dagdag pang pahayag ni Artes, bagamat may strike, hindi aniya magsususpinde ng number coding scheme dahil ito ay magdudulot lamang ng matinding daloy ng trapiko. Samantala, ayon sa pahayag ng Piston kamakailan, ang pagsisagawa ng tigil pasada na ito ay bunsod ng kanilang mariing pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Rumesponde ang PCG kamakailan sa isang marine incident na kinasasangkutan ng Taiwanese fishing vessel na Shengfeng No. 12 na bumangga sa isang hinihinalang bulk carrier na nagdadala ng bandila ng Bangladesh sa paligid ng 77 nautical miles mula sa Kandon, Ilocos Sur. Ang nasabing Bangladeshi flag bulk carrier ay umalis sa Changshu, China patungo sa Muara Berau, Indonesia nang mangyari ang insidente. Nakipag-ugnayan naman ng PCG at Taiwan Coast Guard sa may-ari ng nasabing vessel upang irekomenda ang paglayag sa pinakamalapit na daungan sa hilagang bahagi ng Pilipinas upang suriin ang kondisyon ng barko at matiyak ang kaligtasan ng 5 Indonesian at 2 Taiwanese crew nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. MMDA handa sa 2 araw na transport strike. PAOK nagpaalala sa publiko sa lumalaganap na car loan scam. 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Pilipinas at Japan nagsagawa ng Coast Guard Operations Training. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok para sa paparating na bagong taon. Filipino boxer Marlon Tapales haharap sa 122-pound supremacy. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang
News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanuhong balita. Inihayag ng Department of Tourism o DOT Kamakailan na umaasa ang Pilipinas na makaakit ng mahigit 7 milyong dayuhang turista sa darating na 2024 matapos malampasan ang target arrivals nito para sa taong 2023. Ayon kay Tourism Chief Cristina Prasco, ang Pilipinas ay nagpakita ng kahanga-hangang katatagan ngayong taon sa kabila ng pagiging kabilang sa mga huling bansa sa Timog Silangang Asya na nagbukas sa mga turista dahil sa pandemya. Sa pinakahuling tala ng tourist arrivals ngayong 2023, ayon sa DOT 91.88% ay mga dayuhang turista, habang ang natitirang 8.12% ay mga overseas Filipinos. Matapos yanigin ng lindol ang Davao City noong ikadalawa ng Disyembre na siyang nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng Bolton Bridge, ay inihayag ng DPWH na ligtas na itong gamitin. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez. Siniganap na magnitude 7.4 na lindol noong ikalawa ng Disyembre sa baybayin na Surigao del Sur, Davao City, ay matatanda ang pansamantalang isinara ang Bolton Bridge matapos suriin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pinsala rito. Ngunit kamakailan lang ay kinumpirma ni DPWH Region 11 spokesperson Dean Ortiz na ligtas na muli itong gamitin at daanan. Ayon kay Ortiz, wala dapat ikabahala ang publiko dahil ang pinsala sa tulay ay nangyari lamang sa expansion joints nito. Bahagi pa niya, dadaan sa retrofitting sa susunod na taon ang mga tulay para masiguro ang kalidad at seguridad nito para sa publiko. Bukas na muli at maaari ng daanan ng mga sasakyan ang Bolton Bridge sa Davao City. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Talamak na naman ang parcel o lab scams ngayong holiday season. Ito'y ayon sa Bureau of Customs o BOC, kaya't nagpaalala ito sa publiko na maging alerto. Pahayag ng BOC maging mapanuri sa mga natatanggap na tawag, text at email na nagsasaad na dapat magbayad ang biktima ng mga tax office bago nito matanggap ang nasabing parcel. Payo naman ng BOC siguraduhin accredited ang courier at kumpirmahin kung tunay o tama ba ang resibo at tracking number ng padala. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA handa sa 2 araw na transport strike. PAOK nagpaalala sa publiko sa lumalaganap na car loan scam. 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad, pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Pilipinas at Japan nagsagawa ng Coast Guard Operations Training. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal paputok para sa paparating na bagong taon. Filipino boxer Marlon Tapales haharap sa 122-pound supremacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanuhong balita. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 5,151 aftershocks kasunod ng nakaraang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Naitala ang aftershocks na mula magnitude 1.7 hanggang 6.6. Patuloy namang pinag-iingat ang mga naninirahan sa apektadong lugar at pinapayuhang maging alerto sa anumang sakuna.
Upang mas mapaghandaan ang banta ng paparating na El Nino, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isang irrigation project sa Nueva Ecija. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinasinayaan na nitong kamakailan lang sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Balbalungao Small Reservoir Irrigation Project o BSRIP sa Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Marcos, ang dam na ito ay makakapagbigay ng irigasyon sa mahigit 1,000 ektaryang karatig nito. Aniyati natin ang 560 mga magsasaka ang makikinabang sa proyektong ito. Kaugnay nito, nakapag-turnover na rin ang administrasyon ng mahigit 700 milyong halaga ng mga excavator sa National Irrigation Administration. Inatasan ng Pangulo ang ahensya na tiyakin na magamit ang buong potensyal ng mga nasabing kagamitan upang makatulong sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa ng Pangulo, ang paghahanda para sa banta ng El Nino ay whole nation approach. Kaya naman panawagan niya ay magkaisa ang publiko sa nakakabahalang suliranin na ito. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Mula 20 ng Nobyembre hanggang unang araw ng Disyembre, ang Philippine Coast Guard o PCG Fleet at ang Japan Coast Guard Mobile Cooperation Team o JCG-MCT ay nagsagawa ng pagsasanay ukol sa iba't ibang mga operasyon ng Coast Guard. Ayon sa Coast Guard Fleet, mas pinaigting ng nasabing kaganapan ang pagtutulungan ng PCG at JCG sa pagtataguyod sa pamantayan ng kaligtasan sa dagat. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMBA handa sa 2 araw na transport strike. PAOK nagpaalala sa publiko sa lumalaganap na car loan scam. 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad, pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Pilipinas at Japan nagsagawa ng Coast Guard Operations Training. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok para sa paparating na bagong taon. Filipino boxer Marlon Tapales haharap sa 122-pound supremacy. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.